Am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Update naman po tayo sa lakas at kilos ng bagyong Santi mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Magdani. Salamat, Pia. Patuloy ang paglakas ng Tropical Storm Santi habang kumikilos ito papalapit sa Eastern Zone. Kaya naman nadagdagan na ang mga lugar na isinailalim sa Public Storm Warning Signal No. 1 ng PAGASA. At siya na yung mga probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Isabela, Aurora at Quezon. Pinag-iingat po ang mga residente dyan sa masungit na panahon na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Huling namataan ng ahensya ang sentro ng Bagyong Santi, 580 kilometers sa may silangan ng Baler, Aurora, at taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na nasa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 120 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 11 kilometers per hour. At sa forecast track ng ahensya, maaaring maglandfall ang bagyo dyan po sa may probinsya ng Aurora sa araw ng Sabado. At sa track ng Weather Central, posible pang lumakas ang bagyong Santi at maging isang typhoon mamayang gabi habang nasa karagatan at bago to tuluyang maglandfall at tawirin ang mga probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, at Pangasinan. Pero mga kapuso, meron po tayong tinatawag na cone of uncertainty. Yung pong track ng bagyo. Ipinapakita rito yung mga lugar na posibleng madaanan ng bagyo sakali mang magbago ng kilos ito. At ngayong Huwebes, magiging maulap hanggang sa makulimlim ang langit lalo na silangang bahagi ng Luzon at katamtamang lakas ng ulan naman ang maranasan dyan po sa rehiyon ng Mimaropa at Calabarzon. At maging sa Metro Manila, malaki po ang tsansa ng ulan lalo na mamayang hapon hanggang sa gabi. At sa Visayas, magiging maulap sa ilang lugar sa kanluran at silangang bahagi nito na sasabay naman ang katamtamang lakas ng ulan. Ganyan din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao, magiging mas makulimlim naman ang papawirin lalo na dyan sa may Zamboanga at Coronadal. Magiging masungit din ang lagay ng dagat na sakop ng eastern seaboard ng Visayas, kaya batay po sa gale warning ng PAGASA, posibleng umabot na hanggang 4.5 meters ang taas ng alon sa mga naturang baybayin. Kaya pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot o maglihag dyan. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA Weather webpage o ilike at i-follow sa Facebook at Twitter. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.